Medyo na ito pag-uusapan natin ang 10 pinakadelikado at kakaibang kalsada sa buong mundo. Number 1, Passage du Bois. Ang Passage du Bois ay isang daang matatagpuan sa bansang Pransya. Kilala ito sapagkat isa itong natural wonder na napakaganda ngunit binabaha 2 beses sa isang araw. Dahil dito, sa mga piling oras lang maaaring bumiyahe dito. At kapag inabutan ka ng pagtas ng tubig, maaaring malunod sa lalim na 4 hanggang 13 feet ng tubig. Mahigit 10,000 na katao ang nakatira sa islang ito. Dahil nasanay na lang rin ay hindi na sila takot dahil meron namang mga warning signals. Ngunit yun nga, hindi masisigurado ang kaligtasan dito lalo na kapag hindi maganda ang panahon. Number 2, Eshima o Hashi Bridge. Dito sa Eshima o Hashi Bridge, sa sobrang tarik ng kalsada, iyak para ka na rin sumakay sa isang roller coaster. Ginawa ang tulay na ito noong taong 1997. Ang pangunahing layunin ng tulay na ito ay maipagdugtong ng 2 lungsod na napaghihiwalay ng isang lawang pangalan ay Nakami. Nang ginawa ito, kinailangan siguraduhin ng mga arkitektura na dahil lawa ang nasa ilalim nito, makakatawid pa rin ang mga barkong gagamit sa Nakami Lake bilang daan. Kahit na nakakalula ang tulay na ito, maraming aliw na aliw dito. Ingat na lang kung ikaw ay takot sa matataas na tanawin. Number 3, Stelvio Pass. Ang Stelvio Pass ay isang daanan sa may hilagang Italia na malapit sa hangganan ng Switzerland na mayroong 2,757 metrong taas. Tinaguran itong pinakamataas na mountain pass sa may Eastern Alps kaya naman marami ang nabibighani sa ganda ng daang ito. Ang daang ito ay unang ginawa noong taong 1820 hanggang 1825 para makonekta ang isang dating probinsya ng Austria sa buong bansa nito. Masasabing delikado ang daan dahil sa kanyang hairpin turns na mga daan na parang may hugis hairpin. Bukod sa pagiging matarik ng daan, napakakitid rin ang daan na ito. Sinasabing noong unang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng labanan dito. Naging delikado ang labanan dahil sa bigat ng yelo at niebe na nakapalibot dito. Dahil sa labanan ito, ang Stelvio Pass ay sumisimbolo sa isang malaking bahagi ng kasaysayan ng Italia. Sa kasikatan ng daang ito, naipakita rin ito sa maraming pelikula at naging lokasyon para sa maraming motor shows. Number 4, Snail's Pass. Ang Snail's Pass o Los Caracoles Pass na matatagpuan sa border ng Chile at Argentina ay isang daan ng malapit sa bulubundukin at mayroong taas na 10,419 feet. Masasabing delikado ang daan ito sapagkat napakatarik at kitid ng daan kaya hindi imposible ang mga aksidente dito. Bukod pa dito, sinasabing wala masyadong mga road safety signs kaya maaaring maging mapanganib ito kapag gabi o kaya kapag nawalan ng preno. Kadalasang mga truck ang mga dumadaan dito kaya mabibigat na dalang dumaraan. Dahil ito ang mga madalas dumaan sa lugar na ito, palaging pinagbibilinan ang mga taong dadaan dito na magdoble ingat sapagkat hindi ito masyado na pagtutuunan ng pansin, pangkaligtasan. Number 5, Atlantic Ocean Road, Norway. Isang maganda ngunit kakaiba at medyo mapanganib na daan na matatagpuan sa Norway. Dahil ang daang ito ay napapalibutan ng Atlantic Ocean. Kahit na ito ay maganda sa paningin, maaari naman ay delikadong puntahan. Lingid sa kaalaman ng marami na ang Atlantic Ocean ay isang delikadong yamang tubig. Dahil sa lokasyon ng dagat na ito, maraming mga climatic changes ang nangyayari dito. Katulad na lang ng mga bagyo, amihan at iba pang malalakas na epekto ng klima. Dahil sa rosa na ito na maaaring masabi na delikado rin ang Atlantic Ocean Road. Kapag hindi nakapaganda para sa iyong trip papunta dito, maaaring ikaw ay marong timing ng malalakas na alon na maaaring ikalunod ng mga pasahero. Kaya sinasabing kapag pupunta sa daan na ito, kailangan masuri talaga kung ligtas ang panahon. Sa ganon, maaaring maiwasan ang mga aksidente na idudulot ng tubig na pinapalibutan ng daang ito. Number 6, Alsema Highway.
Ang Alsema Highway na matatagpuan sa Pilipinas ay isa rin sa mga tinaguriang Philippines' deadliest road. Ang highway na ito ay tinatawag ring Mountain Trail at ito ay may lawak na 150 km na sakop ang mga komunidad ng Baguio pati na rin ang ibang pamayanan sa bundok na makikita sa Mountain Province. Bagamat magandang tanawin sa lugar na ito, hindi pa rin masasabing ligtas puntahan ito. Dahil ito ay tabing bundok, ang simpleng aksidente o kawalan ng kontrol sa pedal o preno ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog sa bangin. Sinasabing ang highway na ito ay pinangalan kay Eusebius Julius Alsema na isang ininyerong Amerikano. Naging mahalaga siyang tao noong 1920s dahil tumulong siya sa pagbubuo ng napakaraming istruktura sa Baguio. Sa kanyang termino, nagsimulang magawa ang kalsadang ito, kaya siya rin ay naging mayor nito noong 1920 hanggang 1937. Ngunit dahil sa mga problemang politikal, ay hindi natapos ang paggawa nito. Dahil dito, humingi siya ng tulong mula sa mga katutubo at mga lokal na tao para matuloy ang proyekto para makatulong sa publiko. Bagamat delikado ang highway na ito, ang kalsadang ito ay mahalagang simbolo para sa mga taga-Cordillera. Nire-representan nito ang kasaysayan at transportasyon ng Cordillera at makabulan rin ito para sa transportasyon ng mga prutas at gulay na pangunahing ikinabubuhay ng mga taga dito. Number 7. Kardungla, India. Ito ay matatagpuan sa India at sinasabing isang gateway para makita ang Nubra at Shayok Valleys na kabilang sa rehiyon ng Jammu at Kashmir. Bagamat delikado, napakaganda ng tanawin dito at napakaraming turista ang dumadalaw dito bawat taon. Kabilang sa mga turistang dumadalaw dito ay mga adventure bikers na dumadaan sa pasadang ito. Number 8. The Island Country Bridge, Washington. Ang The Island Country Bridge o mas kilala bilang Deception Pass Bridge na matatagpuan sa Washington ay isa rin sa mga kilalang tulay na nagsisilbing daan para sa mga galing Whidbey Island at Fidalgo Island na parehong matatagpuan sa Estados Unidos. Ang tulay na ito ay nagsimula bilang isang proyekto ng US at ginawa ng mga manggagawa mula sa Civilian Conservation Corps. Bagamat bukas ang tulay na ito sa publiko, marami pa rin nalilito sa tulay na ito. Noong 1792, napatunayan ng isang chief navigator na taga doon na hindi talaga maliit na bay ang lugar. Ngunit isang malalim na channel na nagkokonekta sa Strait of Juan de Fuca at sa Saratoga Passage na inakala nila dati ay isang peninsula. Dahil sa pagkakalito sa mga yamang lupa at tubig na ito, kaya sila ay na-deceive at tinawag itong Deception Pass. Maraming tao ang dumadalaw sa lugar na ito para kunan ng litrato ang lugar dahil sa kagandahan nito na napapalibutan pa ng maraming puno at tubig. Sinasabing ang taas ng tulay mula sa tubig ay 180 feet at mga 20,000 na sasakyan ang dumadaan dito kada araw. Bagamat maganda at kakaiba ang tulay, pinag-iingat pa rin ng mga tao dito dahil maraming aksidente at sadyang tumalon sa tulay mula sa taong 2009 at 2010. Number 9. Hana, Hawaii. Ang Hana Road na matatagpuan sa Hawaii ay isang sikat na kalsadang kumukonekta sa Kahuloy at Maui. Bagamat maganda ang tanawin at presko dito, kung ikaw ay nagmamaneho, mabilis kang malulula sa itsura ng daang nakaharap sa'yo. Dahil mayroong mahigit na 600 na turns dito, at ito ay isang tabing dagat. Hindi imposibleng hindi malula ang sino man dito, lalong-lalo na tabing bundok pa ito. Karaniwan ding problema ng mga turista dito ay walang gas station kaya kapag ikaw ay nasiraan, tiyak na mahihirapan kang makabalik. Bukod pa dito, sinasabing mas maganda magmaneho sa umaga kaysa gabi upang makaiwas sa aksidente. Number 10. Col de la Bonette, France. Matatagpuan sa bansang France. Ito ay isang mataas na mountain pass na malapit sa sikat na Alps. Isa itong atraksyon dahil sa kakaibang mga daan, pagiging malapit dito sa bulubunduki ng Alps. Kung ikaw ay pupunta dito, maraming maaaring gawin katulad ng pagbisikleta, pagmotor o pagcamping. Maganda ang ihip ng hangin dito at tanaw din ang maraming tupa. Pero siguraduhin mag-iingat dahil konting diferensya sa pagpreno o pagmaneho ay maaaring dumiretso sa bangin.
Ikaw, alin sa mga ito ang tingin mong pinakadelikadong kalsada o kakaibang kalsada? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin.